lemon sa bulod niya. Anak yan kung paunta sa nakaagaw ng Diyos. Amay, anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Maayong araw sa inyo mga upod ko kay Kristo Jesus. Yari ko na subo na gatalipay sa kalsulidya sa ating itawali ng kapistahan sa kagayawan ng ating Santa Patrona, Santa Teresita del Niño Jesus. Ang ating na mga sponsors, ang mga misis ang isip kansyano Javiriana, all areas and all communities, gintong ilaw ng VEC, DEC, Centuries Faithful, Krista, Fred Amanisita Montibon, Jo Maria Mary Andiasta, Miss Tambulero, Angela Delaca, Seraphie Baloco, Michelle Lagari, Carmela Antillo Liret, Cesar Antillo Leonardia, John Ayo. Kasalanan sa mga intensyon, pasalamat sa Chavez and Pelegrino family for century. Birthday ni Perwin Kagitla, for successful by exam of Charmaine Cagarini. Pasalamat ni Cesar and Mitya Magbanya. Pasalamat sa Victoria family. Pasalamat ni Mr. and Mrs. Boy and Mamiya Tamalyon. Pasalamat ni Mr. and Mrs. Ernie Anglo Barabian family. Pasalamat ni Mr. and Mrs. Carlito Vizcatudian family. Nagparaman sa kalangan ng Francisco, Maria, Avelina, Armando, Nibin, Angel, Jose, Gaudi, Chibora, Asuncion, Rodolfo Sr., Marciano, Guadalupe. Ang ating tema sa mga kapistahan, ano ang The Parish Building Basic Ecclesial Communities as a way of being a church that is founded in faith. Kaya ang ating mga in-charge, ano kang Daglo Barado, Manuel Ingalyado, Christina Tan, Edith Alisti, and Elvira Baraldoy. Sa dako nga kalitay, ating sagalawan na ating Ginoo sa presensya sa mga ministro, Mark Reverend Bishop Vicente M. Navarra, B.B. Kaupod sa ating mga kaparian. At yun lang yung magkahalugan ng ating liturgiya, binaabdang kanan sa pag-upod sa pag-anda sa The Little Boy and Century Choir. Yeah.
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 Bogomilio y Pará. O Diyos nga mong amay, inugin higana ang inugin harian sa mga makailagusin kay sa mga kabataan, itulog na sundura mong pagsalig ang danas ni Santa Teresita. Agulya pagi sa iyo mga pag-ampo, nakita nga mong ang inirinaya na dayon. Nilapangayo nga mong sa inyo, pagi kay Su Kristo, imo anak na lamang Ginoo, na nagkabuhi o nagahari o pud sa inyo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos na lang na mga tulog sa mga katigan. Amen. At inibatian ang pagsalangga sa Ginoo. Siya nagkailig sa mga kaaluan sa mga tungan sa iya, kaangal sa siba na wala nagkahigsi. Kaya nagpakita sa mga kaakin sa mga nagsulta sa iyo. At pagbasa, dito sa libro ng Isaiah na propeta. Nabilog daw kami doon sa Jerusalem. Nakalita kami tungod sa iya. Tama kami na nagpalaga sa iyo sa God. Nabilog daw kami doon sa iya karon. Tamang kami na nagpalalaw, tungod sa iya. Maagong ninyo ang iya na isladan, kaangay sa isa kabata at patuto sa iya iyon. Ang ninyo ay nagasuloy. Masagin ko kami sa wala sa kapusan. Ang mga manggad sa mga kapusunan, nagailig sa inyo, kaangay sa tiba, na wala magkakahigsin. Mamang kaangay ka sa isa kabata, na ginapatitin sa mga inyo'y ginatubos sa ginatalaga. Nagalipalin ko kami sa Jerusalem, subong sa isa ka inyo'y na nagalipay sa iyo anak. Kung makita ninyo inyo na mahanabo, mga kalipay kami, nagbabato din sa inyo kagagahatag si maayo halawa. Dayon, may dayaan ninyo na ako ang Ginoo. Magabulig sa mga nagatunan sa akin, kahit magpapakita sa kaakin sa akin, mga kaayaw. Ang tulong sa Diyos! Salamat sa Pinayaan ko ang aking pagkabugayon. Kagintalikuan ko ang pagkaan na tinaas sa akin. Wala na ako nagahingo sa balag ko ng mga butan upon sa mga palatigsilingan na panakabunday para sa akin. Pero kontento ako pag maukalino, subong sa isa kabata na nagaligda, pinalimbong sa mga buksong sa laiyay. Subong na ang ating pagbusuon, maukalino. O, S.L.
magsalig ka sa Ginoo. So, huwag ka rin tugtog sa walang katapusan. Sa mga kumuluot ng ilang pag-isang, ilad ang ipon ng ilang mga langgat para ang tanan mayara para sa ilang mga sinangunan. Sa ating mapatungog sa katilindan na nagabinirigay, nangimanagaan ang tanan ng mga kabudlayan. Ang pagbasa sa mga binhatang sa mga apostle. Ang mga kumuluot, isa lang sa panghinahina, kambalatsyaan. Gintunod nila ang pananila na pangapagkabitang. Kagwala sa isa sa ilang na nagkabit sa iya pagkabitang na iyagit kaugalingan. Sa dako nga dahon, ang mga apostolo nagsanati ng hanungod sa pagkabangaw ni Ginoong Jesus. Kagundayan sila sa Diyos, sinigana. Galagin sa isa sa ilang na nagadaan. Kay ang mga duta ng mga balay nagbaligya sila. Kag ang durisang nila ginbaligya, gindala nila kagintudya sa mga apostole. Gintanagtag sa mga apostole ang kwarta sa pagsatagsa sila sa iya kilangin lang. Ang pinisang Diyos sa iya Kagintahayan mo sa mga dumaalam ang mga misteryo sa Ginhelian. Sabto na piyon, nagpalapit ang mga gintutunan kay Jesus pag nagtamangkot. Sino bala ang labing dako sa ginharihan sang langit? Gintawag Jesus ang isa kagyutay na bata kag gintatindog siya sa ilang atubanan
kag nagsilin. Dimdiman ninyo ini, kung hindi ka mo magbaylo kag maging kaangay sa magamay ng mga kabataan, hindi di ka mo makasulod sa ginharian sa langit. Gamit, ang nagapaubos sa iya kaugalingon, kag maging kaangay sinindutay na bata, amo ang labing dako sa ginharian sa langit. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Base kamo gatingala nga sa pulpito may artista nga gwapo. Hindi ako si Tiolo, kundi Jack mo lang nababaan sa distiso. Dinayo sa ating halambong nga obispo nga maghatag sa pumiliya sa inyo. Dali agud maganahan, sabay ako inyo, palakpakan! Ayun na eh, wala ka malupin na laybay. Hey, naano na akong tigo lang dahil. I'm Reverend Michael. Right now, I am assigned to our dear pastoral director in building basic ecclesial community. Ang naguro ang reason na ako gin pahatag ni Bishop sa aton na pamalandong sa Cebu nga adlaw. To our dear Bishop, to our dear priests, and to you, my dear lay faithful, good morning. Happy Fiesta sa inyo. This book is the motor propio sa ating pinalangga na Santo Papa na si Benedicto XVI. Ginatawag ini nga Porta Fide. Kung sa ilong book, ganhaan sa pagtuo. Kaya naman, dindiklara sa ating Santo Papa na ang tuig 2012 at sa tuig 2013 bilang tuig sa pagtuo. Kaya ano ang rason? Kaya manila kung ang ating na pagtuo patay. Ilabig na din ang pagtuo sa Europa. Ginahamba sa Porta Fide na dapat i-discovery po natin ang ating pagtuo. Kung ilang napagtuon patay na kasi doon sa kandila, dapat sindihan. Kung ina, kasi doon sa baga, dapat kuitan. A good marikendoy liwat ina napagtuon. Kasi ino mga dokumento, hindi na rasang sandupapa bilang tuig sa pagtuon sa rason sini Vatican II. Tangaaman sang October 11, 1962, nagpatawag si Pope John the 23rd sa ika-21 na konsilyo, ginatawag na Vatican Council, October 11, 1962. Tisubong, ano magandang pagkawebes next week, i-celebrate natin ang Year of the Faith. Kaya nga aman, 50 anyos na ang Vatican II. Kadang ating tema subong sa ating pamalandong sa ating napista, ginatawag ang parokya sang Kamiruli. Magabalay sang magagmay na pista na makatilimban bilang bagpo na pamaagi na maging simbahan through all that is founded in the faith. No? Si anong rason di na mabalay dito sa DEC din sa Kamiruli? Nga ka mo nga mga tao o DEC leaders makadkod sa mga grassroots sa ating area? Nga na DEC dito? Ang ba nila iya bilang bishop? No, iya man sa mga pari? Iya man sa synod? Iya man sa pastoral assembly? Pero mga utod, kung tagay man natin, may deep prison, may dako-dako di galing na rason na mabalay kita sang basic ecclesial community
Diring sa kamiroli. Sino ang may sala? Sino ang bako-bako na rason na mabalik ito sa DEC? Wa ay diwan kundi ini nga dokumento ang Vatican II. Sa Vatican II may 16 na dokumento at ang duha ka importante nga dokumento na makita din natin ang mga dogmatic constitution na ginatawag Gaudium et Spes, Cad Lumen Gentium. Inunahan na buhi parti sa simbahan. Paano magkabuhi ang simbahan sa kalibutan? Makita na natin sa dokumento na Gaudium et Spes. Ano ang pinaiya? Maganda ka simbahan? Maganda ka iglesia? Makita na natin sa dokumento na Lumen Gentium. Makita din natin mga mutod na others a need to build basic ecclesial community at Cameroli because of this document, Vatican II. So, before that, talawang paano ang simbahan, ang itsura ng simbahan sang wala pa nagpatawag si Pope John XXIII sa Vatican II. No? Ang simbahan ko, no? Sang wala pa nagpatawag ang Vatican II, isa lang ka-building na dako. Institusyon, kat-impersonal, wala kabalaka sa isa kag isa. Kag ang tag sa kamembro, nag-aisahanon, kag wala nag-abatyag sa akang tanan sang tao. Ano na itsura na mautod sa wala kag yung tawag ng Vatican II? Ang tarik na damisa lang. Kamula mga tibuhla na Rosario, Ave Maria, wala mo ba siya hindi hindi mo sang tari? Kag makita ang mga tao na kapakalimos, che, nakalabot. At lang na makonfirm mo lang yung manubina, at lang na makasimba ka lang, sa parin nila talikod, na wala ka man ka-iching, dito kaya ginahambal, okay na. Ano pag ang itsura sa wala pang Vatican II? Ang simbahan, iya lang sa katapok sa hierarchy. Kag wala labot ang mga laiko, buti nyo nun, kami na lang simbahan, di ay, babo, kamula, with pan makamulong, tapos kumalambong. Ang simbahan lang maganda ka hierarchy, diakono, pare, obispo, santo papa, kardinal. Kamuya, hindi ka mong simbahan. Ano na ginamba sa mula ang ipatawag ang Vatican II? Ano pa? Isa ka institusyon na ang iya hilikuton ang mula ang pagpangamuyo kag sakramento kag wala labot sa kaimulong, inestisya, gera, kag pagduba sa gobyerno. Anong itsura ni mga utol sa present life? Sabo di pati, Rauro Trigis 5-5, tingko pa ni Mayor Ipin! Ang balik ni pari, pangamuyuan, talangka, sa ngalan inumini Patres, Ispilii, Espiritu San. Wala labot ang simbahan! Bebe, ginkwari ang alaminan! Mga muyo lang pa. Ha, ano ang itsura sa simbahan sa Vatican I? Ano pa? Malapit sa manggarangan, kagabhanan, kaya mga imoy, wala labot. Ang simbahan, iya lang sa Church of the Rich. Tinahapas sa kolekta, piso. Ano ko na? Hindi mo ko daan, buta? Hindi kami doon sa simbahan? Nan, ano na ang itsura sa simbahan sa wala ba yung batawag ang Vatican II? Ba't nagpatawag si Pope John XXIII ang bayat? Let the door and windows of the church be open so that the new air will enter. Ay, ang mga kwarto, wala din naabihan, baho, lago, no? Anong nanoon para maghamot? You open. Kasi yun, nagpatawag si Pope John the 23rd sa Vatican II, agad, ibaguhon ang simbahan. So, ano na ang itsura sa simbahan? Saan pag-abot sa Vatican II? Pag-inahambal sa Gaudium et Spes, Lumen Gentium. Una, ang simbahan. Pag-isa. Pag-hiliusa na. Communion na. The moment that we are gathered as one community, we are the church. Kita mo ang simbahan, hindi sabi? Ang simbahan na hindi na isa ka-building o institusyon. The moment na nagatipong kita bilang community, simbahan na ta. Si Reverend Martin, simbahan. Si Bishop, simbahan. Kita na tumuluo. We are now the church. Sa una ang simbahan na tawag na building o institusyon, pag-abot ng Vatican
ito ang simbahan ginatawag Populus Dei. People of God na! Kita ang simbahan! Ano na ganyan mo kanta na kita na kita ang simbahan tungod ikaw binunyagan man. Ano na na? Kita na ang simbahan, gali! Muna kita ang simbahan. Diba? Ano na ang kanta? Diba mo? We are now the church. Bakit ngayon ang hierarchy? Hindi lang kami ang simbahan. Kita na gali. Tayo na. Katawahan na sa Diyos. Ano pa? Ang hierarchy, kaya ang mga leader, ari di tayong tablado, ang mga leader, ang simbahan, isa na ka, servisyo. Ito na, mga baka pare, buhari ka, sino ka magambay sa akin na? Are you a priest? Kaya mo rin ba? Pinasubong niya, the moment na nagpo-ordine kami, so that, iservisyohan natin, kami, may duwa na dito klase sa pagkapari na ginatanaw. There is this common priesthood kag kamilya ministerial priesthood. Ginaordinahan kami nga maaari sa babaw ago servisyuhan kamo. Muna kami, Father Fred, may sikol sa kingfisher na puro. Hindi na pang hindi. Because the mere fact that Father Fred Gamacha is ordained is for the service of you. Father Fred! Bakit siya, no? Father Fred! May area master sa barangay 16. You're the boss now. Is it not the parish priest? Amo na! Kabilang katawahan, may tatlo kita sa hilikutan! Na nagapaambit kita sa function of Jesus Christ bilang pari, hari, at propeta. The moment na kamagulis ang una, din bunyagan, din happy ang kanta mo sa lana sa Krisma, you partake in the threefold function of our Lord Jesus Christ. Jesus is King. Jesus is Prophet. And Jesus is Priest. Managami ko na ino ang pagturo. Kita, doon nag-ahamot ng koleksyon sa pesta sa kamirigli. Bakit na ako sibre? Nagatimba na ako adlaw-adlaw. Pulan na mga utod. Pwede na nga, ako din nagatag sa grupo. Kulang na mga utod. Bakit nga? Bugos na gali nga? Pag-function sa atin nga? People function na ginasyon natin kay Jesus Christ. Ano pa? Ang katawan sa Diyos kita, subang tari kagmanalab na, i-aton kinaiya kag-mission. Ito nga gabi, it is our identity and mission as the part of Christ to reach out to the people to profess or to prophesy that Jesus is the Messiah. Hindi lang malimit sa pagdunod sa kumikta. Hindi lang ang magalimit sa pagdunod o pagpapag-mission o pagsimba. Madulid kita galing. Ang sabatikan to may concept na sa name empowerment. Ano na balik mo? The lector na kamo? The acolyte na kamo? The lay minister na kamo? Kaya because of the concept of lay empowerment. Kaya ano na ang handong sa Vatican to? Ina ang handong natin mga utod kung magtuon ka mo sa church history natin sa Bacolod. Matuna na na. Ano na tabo? Sa 1975. May harag na tawag na doon. Holy year. Ano din mo, ilan ni Father Billy, naglipot sila sa binog nga diocese, nag-aakad sila sa seminar na ginahimok namon. Kaya ang resulta, nagbalay sa BCC, Basic Christian Community. Holy year to! Pinsubong naman, year of faith, 50 years ang Vatican to! Amunin, dapat maging challenge pagali sa magbalay sa Basic Ecclesial Community. Mga utol, sa totoo lang, ang BEC, kabudlay na ibalay. Kaya nga sa BEC, why na di kwarta? Why? Ang pari, na-invested. Kamo, why na di bayaw? Wala na di bayaw.
It's all about giving your total self to the church. At huwag makalapotin mo sa grassroots. Pag magbalay sa mag-gagmay na Kristiyanong katilingban, naghahabagan yung supportant hindi nga na dokumento. What must we do to be doing the work of God? Anong inaon natin? Agad maobra natin ang trabaho ni Kristo. Titi lang tumulo o kabibinyagan, mabalang kita. Sa DEC, because the DEC as a new way of being the church, ang mga ginaban sa tema, ang DEC bilang a new way of being a church, kita mag-experience ang paghiliusa na ginahamba sa Vatican II. Sa DEC, ma-experience natin that the lay faithful experience communion. The more we are grounded and at home and in contact with our neighbor, then we experience communion. Sa BEC man, sa pagkadto nyo to or, sa area, ginafulfill nyo ang threefold function of Jesus Christ. Naman, nag-aalagad ka mo sa kubos. Nag-apanimbahon ka mo. Kag nag-servisyo ka mo sa simbahan. Yung mga uncles, as what I said, building a BEC is very difficult. As I have told you, there is no bayaw here. Kaya ano ang kailangan natin sa pagbalay sa basic ecclesia community? Dapat ang aton kabuhi na pasad sa pagtuo. Muna rin ang bagay, building basic ecclesia community as a new way of being a church that is founded in faith. Pero ano rin yung klase ng pagtuo? Ano yung klase ng pagtuo? Namandasa ko pamangkot at mga utod. Ang basa letter to St. Paul to the Galatians na ginahambay lang na pantorta tide, it must be a faith working through love. Na dapat na pagtuo na magadala sa imo sa pagigugma. Ano na ginahambay ni St. Teri sa atin sa ilang autobiography on the story of the soul. Ang bala, oh my Jesus, oh Jesus, my love, my vocation, at last I found it. And that vocation is love. Buti na yung mga utod sa pagbalay natin sa basic ecclesia community. Dapat hindi araw na daan sa atin ang inherit na klase sa pagigugma. Dapat gali kabalo ang magigugma. Kaya ano klase mga pagigugma, mga utod? Agape. Selfless love. Wala hindi na paminsar, hindi mo kagulingan ni Dayaw, hindi mo kagulingan ni Teres, dahil hindi na paminsar mo na ang ibang. Ang babagani nga, the love of Christ urges us. Mo ang pagigugma ko, ang group nagadusong sa atin, na mag-ano, na magbalay sa basic ecclesial community. Ang bata rin nila ko ng Kapota TV, ang pagtuuno, magatubo lang kung ini ginakabuhi sa pagigugma. No? My dear brothers and sisters, BEC, or Building Basic Ecclesial Community, is very difficult. Tutuod lang kay Kapoy. Kami ang nag-seminar, dumapaos ka na sa antikal. Ang mga tao, wala anin mo sa ila pagtuo, wala anin mo sa dokumento sa Vatican II. Tiari kami di sa inyo, upod si Bishop, na nagabuli ka nga aman, this is our pastoral trust. Community of Disciples and Church of the Poor. Kag ang concrete manifestation ng mga utod, magbalay sa basic ecclesial community. Kami lang na pare, o Diakono, o si Bishop, kung kami lang maubra, mga utod. Hindi namin kaya. We need you. Muna ginahamba sa Vatican. So we are now the church. Kita na lang simbahan. Dapat magabudig ka mo sa atin ni simbahan. Tiyan mo na lang yung subong, yung pagtuo, yung pagsimba, amot bala sa kulikta, simba lang weekdays or Sunday masses. My dear friend, your faith is not enough. You must transcend your faith. How do you transcend that faith? By helping Father Gamacha to build basic ecclesia.
official community in your parish. No? Aba nila gani, kung ikaw nagapati, kay nagagigod mag-isang tutuod, then nothing is impossible to God. He, what is the concrete manifestation of that faith sa kamireli? Amo na ang magbalay, sang magagmay na Kristiyanong katilingban. Kabay pa sa ating ni Santos Kamisa, in both centuries, nakabay man ang inibukasyon parehas mo sa iya, inaabukasyon, paghigugma. Di paano nyo naman mamanifest ang inyong paghigugma na inibukasyon man? Taagi sa pagbulig kay Father Greg Alfred Gamarcia. Greg Matigyo, Father Alfred Gamarcia sa pagbalay sa magagmay na Kristiyanong katilingban. Ikaw ay tama sa simple na nato nyo pamalandong tubong na hangtan nyo ang inyong obligasyon na ang magbalay gali sa Kristiyanong katilingban hindi kami amon na ari sa babaw atin ihitangan kami buligan natin ang ating kurap paroko because in helping our parish priest we can truly manifest and practice our faith in God by building BEC. Amen. Nagatuwa ko sa Diyos, Amay na makaigahong sinunin. Nagbubuhan sa nilalit kalisang buda. Nagatuwa ko kay Isu Kristo, iyan at nabugto na ating Ginoo. Naging panampun sa lalang sa Espiritu Santo. Iyan hudaan ni Santa Maria Virgen. Nagsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Nilasang sa krus na matay kagindibin. Nanawag sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banhaus niya, nagaling sa mga minatay, umayan sa mga langit, na nagalingkod sa toos ang Diyos na anay, makagagahin ang sangkaran, di ka ang doktor na karimag sa liwat, sa paghukom sa mga buhito sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa inakaugan sa mga santos, sa pagkawasasawal sa mga salat, sa pagkabanghaw sa mga lawas, ay sa pagkabigit na wala at sigarapusan. Amen. Mga muli kita sa Ginoo, napadayo niya kita hatagan sa pagitusuon, na matinumanon sa pagsunod sa iya kagustuhan, sa pagtuo at pagigod na. Sa pagsakapangulo ang ating sabat, Ginoo, tamati ang amon pangamulo. Para sa ating Santo Papa, Benedicto XVI, Obispo Vicente M. Navarra, at mga kaparian, kabay na magpadayon sila sa pagbulog sa amin, na mapabakod ang pagtuo paagi sa ilang mga pagtuglo at paglumuan. Mga mulo, kita. Para sa ating mga opisyalis ng gobyerno, kabay na mga ehemplo sila sa maayong ng mga hilinguan. Agad sundin sila sa mga nagasunod ng mga isimulasyon para sa maabot na panahon, matahong na palabutong maagon. Mga mulo, kita. Para sa pagkakakalimalay sa bugas na kaligutan, kabay na magalungtad ang pagtuo, pagrigod maanay, para madula ang pagdinaligay kapag ulinaway, mga mulo, kutang. Ginoo, kamatiyan, para sa
kailangan na nagdulog initial sa mga pagpangamuyo na magmadinalagon ang anuman ng mga helikopter sa simbahan. Pag-ulisanan matigayon, kabay na ino sila hatagan sa ilang mga kinahanglanon, kagsabson mo ang ilang mga pagpangamuyo, mga muyo kita. Dahil sa ating tanan na nagamasakit sa lawas, balasagong, panghinahuna ang Espiritu, kabay na ayuhon kita sa Diyos, kagpabakurin ang ating pagsalig na magpadayong kita, mas kita sa madamo ang mga kabiglayan na ating masumalang kag makabakod ang ating pagtuo, mga miyo kita. Pero sa amin nagkakalain na ng mga kumikuda kag katulindan sa simbahan, kabay na ino kami natagal sa kusog, determinasyon, kag pagpaubos na aming pagtuo, makahimo kami na magserbisyo para sa kaayon sa aming isig katao, mga miyo kita. Para sa aming mga pinalangga, kapariyantihan, kabarangay na nagpaliwa na, kabangain mo sila hatagan sa maayong na lugar dura sa inugunarian, mga muyo kita. Para sa aming bag-ugudlang na ugunan na mga dokumukad kaparian, kabangain mo sa bakuro ng ilapang tuo, kaghatagan ko sa pagkabakod sa mga kabiglayan na ilang na sumalang sa pagserbisyo sa ino kaagi sa mga katawhan, mga ngayo, kita. Ginoo ba mo manay, hindi mo nabatihan ang aming ginapaganto sabta manangabang panawagyan sa ini. Ginatayo namin ini, pangalan ni Kristo na aming Ginoo. Amen. Thank you.
O Ginoo, ginabantala namon ang katingalahan ng ilong himo kay Santa Teresita, sugunay mo yun kahamutan ang iya balaan na pagkabuhi, ino man kahamutan ang among pag-alagad sa imo. Ginapangayo namon ni sa imo, bagi kay Kristo na among Ginoo. Amen. Ang Ginoo yera sa inyo. Ito ka makuslanan sa aming kaluwasan na sa ginatong salanan ng mga doon magpasalamat ang Israelo o Ginoo Santos na amay gamhanan kaluwasan katapusan ng Diyos pagi kay Kristo na aming Ginoo. Sa aming napagpadungog sa mga Santos na nagtugyan sila kabuhi kay Kristo tulad lamang sa ginhaian sa langit. Aming dinagayaw ang inodako na paghigugma
na nagabalik sa tauhanon na kinaugali sa pagkasantos na iyagin kaagin sa ginsuguran na mo kami ginagda sa pag-ilawot na sina sa guta sa mga bigay na imo ginaman sa ay mga tinili para sa palahutin na kabuhi sa langit. Gagawa po sa mga angeles, sa mga arkangeles, sa nanang nagadayo sa imo sa langit, nagaamba kami sa mga intag sa karantahan sa imo himaya sa among mga pagsiling. Magpuha sa mutanan na magkaon sini kay ini ang mga atong lawas negatugyan para sa inyo. Sunuman pagkatapos ang paninatong, iyag kuha ang kalis na nagpasalamat niya, kayo naging palibot sa iyong mga gintutunaan na nagsiling, magkuha sa mudanan na mag-inom sa sining kalis. Kailiya mo ang kalis sa ating dugo. Ang dugo sa bago kaluhay katapusan at kasuntanin, may gaula para sa inyo at para sa tanan, sa kapatawaran sa mga salat. Himuan niyo sa akong handuman. Ang misteryo sa pagdugo. Gani o amay, among ginaharad sa inyo, ining kinapay sa kabuhi o ining kalis ng karuwasan. Sa pagpaulog namon sa handumanan, sa pagpamatay, sa pagpalanghaw sa ino anak, nagapasalamat man kami sa inyo, doon mo kami ding kabig ng mga takot sa pag-atinan at sa pag-alagad sa inyo sa sining sakripisyo.
Nagapakiloy kami ng Espiritu Santo ng Panginoon sa amin, nag-aabdod sa lawas kadugo ni Kristo. Pagbigyan ko din tumawin na iglasya, balat na sa bubuk na panibutan. Din kita siya sa pagigog na kapag sa amin sa tupata na sa Benedicto at Adisisay sa Marobispo na sa Desante pag sa panang nakaparihan. Din dumama na mga sakop sa Minamon at Ilindang na nagkaliwan na may paglaon sa ilang, na mabanghaw sila. Doon dumaman ang tanan niya ng kalamatay sa ilmo pagkaabian. Batuna sila sa pagtanaw, sa limo mahimayaon na nawan. Kaluoyo man kami, ngayari dire, nagatambong, agad naambit namon ang kabuhig na wala siyong katatusan. Nagdayaw ka maghimaya kami sa imo, paagi sa imo anak na si Jesus Kristo. Kapod kay Santa Maria ang Birhen, inay sang Diyos. Kapod sa mga apostoles, kagpatanan ng mga santos, ilabinagin kay San Sebastian, kay Santa Teresita, na nagpahamot sa imo, paagi sa imo anak na si Jesus Kristo. Pagi kay Kristo pagsiyo kagira sa iyo. Ginahagal si mo Diyos sa mga matagahan sa kaisahan sa Espiritu Santo. Ang tanan na dinig ang himaya sa tanan ng mga tunig sa mga katiba. Ating manginigas. Nangamuyin kita sa lako ng pagsalin, sumot sa iyang mintugo sa atin. Thank you.
din na kami ginawa sa dalaan ng kalawuan at kami kami sinpag hudaig na ang kumagulo. Dinig niyo kami agad maliwag ng kami natin sa dalaan. Kaya galingin na kami sa dalaan ng mga kalawuan ang ano na patid kami ng dalaan na ang maamang kinalawuan na magkakalit sa Yesu Cristo na anong mandiliwan. Ginoong Jesu Cristo, ikaw ang sinong sa inyong mga apostoles, ang paghidayat pinapunin ko sa inyo, ang ating paghidayat pinahatag ko sa inyo, hindi pagtanggawa ng mga sala, ilatagtuyo sa inyong simbahan, at mo sa inyong sinin, at ako sa inyong paghidayat sa pagyosa, ikaw ang mga katuhit na nagahari sa ganaan ng mga tiig sa mga katugan. Ang paghidayat sa Ginoo diya gihapon sa inyo. Nagtagal kita sa panda sa paghidayat. Yari ang Kordero sa Diyos na nagawala sa mga sala at ang kalibigan bilangan ang mga dinadapit sa bangkete sa Kordero. Ginoo din niya patapos na magsirig na sa ating kalibigan at pangmukla mula ang pagkakiri at ang mag-aayo ang ating kalibigan. Thank you.
Thank you.
Nangamuyo kita. O Diyos, namon amay, kahit pa na iyong pagkalawat namin ng dating, nagkadabdag sa amin mga kagipusin, sa mamahang na pag-igugma, na nagtulog kay Santa Teresita sa pagtugyan sa iya kaugalingan sa inyo, at sa pagpangayo na imo kaluoyan ang tanang ng mga katawan. Nagpangayo namin ni sa inyo, pagi kay Kristo na among Ginoo. Amen. Sa ang pagkabati ko sa sermon ni Reverend Michael na punaw ko.
birthday. Pagi tanya mga otan na natin na nandiy ako, no? Na-surprise din ko. Pero una, masalamat natin sa mahal na Ginoo ng yatagan niya kita sa Mayo ng panahon karon. Kada halos na tapos din nato ng tatlo kadalag ko ng mga celebration sa pag-ordain sa ating bago na pare, pagpasalamat sa subong adlaw piyesta na ni napaka natin si Lord. Salamat mo kita sa ating mahal na Iloy. Nakogin sa hiya na bulid sa atin. Sa atin na Santa Patrona, Santa Teresita, Gilin niyo Jesus. Salamat na atin siya. Kaya siyempre, nasa malipat kita. Pasalamat kita sa atin amay, dari sa Diyosisis ng Bacolod, Most Reverend Bishop, Vicente Navarra. Bisa mo na mungkin nga salamat kaya saya na to ang mabahin ang atong bikaryo po ranyo sa bikaryo sa San Sebastian kaya Parish Priest ng San Sebastian ng Senior Felix Paskin. Dari sa to sa to ko matubog kita sa tunon the Father Raymond Astoy ang isa naman sa seminaryo sa Giga Seminary. Ang sunod sa iya, siyempre ato na Matrix, Father Armin Bimbao. Dito sa punta-punta, amo ng mahinay na madasig. Father Julio na mahinay. Kasi ang Patlao Village. Lasyon, there is kapatag ko si Father Alan Carillo. Ang aris ng kansilay, ang kansilay lang. Ito, may ang pinagagawa ko na pinakakataon si Father Julian Bermejo. Siling naman kayo na, Padre, bakit hindi mo lakot si Bishop? Ngayon, hindi ka mamatablo, kari ko. Dari sa Tindeda, Reverend Paulo Latusa, sa Malihit. Sa pinakalikundi ko na natin sister, Reverend Michael Pajares. Ang panasya na nga atan dahil sa San Economos sa tabi ko ko na Bitzel Guadalupe. At ang susunod sa iya, ang among dungan na judicial vicars ng unang pedono sa Padre Roger Aporado. Basta nang yato pa na atan din na ibo sa Padre Ernesto Salvador sa Midorieta. Basta na akong naayado sa Padre Serapin na Nava ng Panago. Sa Padre Dio, Pamon, na Protagonist ng San Sebastian. And the last but not the least, si Padre Roy, na tagayin ni Garano po ng tagayin. Kaya mga tinanggayang mga kaparihan, dahil maging na salamat sa inyo tanang. Gamay na naman parokya, pero ginpasudunggan ninyo sa inyong kabalaan o kung sa inyo before I forget, gutayan lang. Ang ating mga master of ceremonies, si Father G.S. Ebro, sa Second Art Seminary. Sabi ko, Father G.S. Kaya, upon sa atong task sa council, na ginapangunahan ng Dai Globe Radio, ang ating mga commentator. Sa atong Paris Finance Committee, na ginapangunahan mo ni Tatay Mane, ang Galiado. Tanan nga kakapuan sini sa tanan nga diisis dari sa Tamarungi sa apat ka mga barangay sa walo ka mga area di kunari dari nga itong mga barangay kapitanes dari sa Tecchio 5 Honorable Marianito Yano sa Tecchio 4 Honorable Richard Patton sa 36 Honorable Jeffrey Watson at sa Barangay 16, Honorable Nelson Ligaya. At sa kanan na mga constituents sa mga barangay, hindi na pasalamatan mo nato ng ating mga extraordinary ministers sa Holy Communion, ang ating choir. Ang ating mga benefactors, kaya natin mga sponsors na binagin sa mga candle sponsors sa Kay Centuries, sa ating mga donors, mga dumuluaw dari sa ibang mga parokya. Salamat gid sa inyo presensya kag sa tanan-tanan
na tumulo sining Quasi Paris of St. Teresa de Franciscus. Ginahan doon din natin ng author, sinya pinanggal ni Reverend Michael, na sa matama, matindugon din natin ang DEC. Ako ng tutay, na simbahan sa ating mga katulimbang. Di sa mga wala nalawa, hindi lang kamuhilan natin, ha? Salamat din tanong-tanong sa inyo kayo, at sa inyo kaluan, malipayon din na fiesta sa inyo tanong. Gabay pangabindis lang kagtatakong kamausang Ginoo. Gabay pangahiyan na huwag magsanag sa inyo kag magmahalian siya sa inyo. Gabay pa natanggo niya kamo sing kaayo. Kahatagan niya kamo sing bagay sa inyo ng pagkikot at sa paghidai. Ako maghatag si katapusan ng bendisyon at maghatagan si mainit na pagkamalakpak at pagpagpagpilana. Pinalanda ang apari si Father Fred Gamarcha. Kabindisyon ang kamunanan sa makagagahan ng Diyos. Amay kaganap ng Espiritu Santo. Naglakas kita na may dakot sa pag-iigma sa kadalagat sa ating Ginoo na tapos ng tangkot ng misa. Salamat sa Diyos! I'm going to go to the hospital.